O eto na. Lalaban tayo, Dung. Lalaban tayo. Lalaban tayo, Dai. Lalaban tayo. May imagine ko po, ano, kung si... Ayan nga po, ang pahayag ni Direk Darilla. Parang si Tita Annabel Rama na lang gusto kong mag-Lenny Robredo. Siguro po, eh, nako. Biro lang ito, malaki. Lalaban ako, Dung. Lalaban tayo, Dai. Ano naman po ito, biro lang at hindi naman at imposible na pagganapin ni Direk Darilla bilang Lenny o Nanay Lenlen si Tita Annabel Rama. Unang-una, mga kababayan, rektahan tayo, okay? Pasensya na po. Alam natin na si Annabel Rama, Bisaya po yan. Ayan. Proud tayong, ako po hindi ako Bisaya. Galing po ako sa Tagalog. Katagalugan po o Tagalog po. Laking Maynila po ako. Pero proud ako sa mga kapatid nating Bisaya at kapatid nating mga taga Mindanao. Ayan, iisa lang tayo ng lahi. Pilipino tayong lahat. Kapit-bisig tayo, mga kababayan. Kaya lang, ito yung si Tita Annabel Rama na hindi babagay kay Nanay Lenlen. Bakit? Talagang kahit na, kumbaga, kahit na matanda na si Tita Annabel, eh, makikita mo pa din talagang kutis pa lang. Kutis na talagang mayaman. Kutis na talagang, alam mo yun, na galing sa prominenteng pamilya. Hindi naman sa sinasabi kong si Nanay Lenlen ay hindi mukhang ganun. Pero ganun na nga din po, mga kababayan. Kasi makikita mo yung hugis na mukha, makikita mo kung paano manamit, kung paano magsalita si Nanay Lenlen. Hindi ko naman sinasabi na B.O.B.O. Pero po, wala akong sinabi ganun. Kaya lang, kadalasan lang po talaga ay lutang. Kaya, no? Para sa akin talaga, ang pinakamalapit po eh, talagang si ano eh, si Sitang. O kaya si Pokwang, yan. Kahit papaano naman po eh, napakagandang ano niya, si Pok, ang ganda niya. Di po ba? Talagang walang tatalo dyan kay Wakpong. O, pero kung sasabihin mo na si Annabel Rama, yung maglelenlen, parang imposible. Ano? Wala, wala. Hindi uubray. Kumbaga parang, sa mga matatanda, Annabel Rama, iba po yan, mga kababayan. Nandiyan yung putis, napakaganda, nandiyan yung napakagandang asal. Siyempre, si Direk Darilla naman po, mga kababayan, hindi naman po kung sino-sino lang ang kukuhaning artista niyan, yung sa kagaya ni ano, JK. Tragis na yan. Si JK, hindi pa inaalok, tumatanggi na. O ngayon, nasaan siya? Parang hindi ko marinig yung pangalang JK Labaho. Parang wala akong marinig na susunod na project ni JK. Ah. No? Ganun lang po yun. So yung mga kukuhaning artista para dyan po, eh yung talagang babagay. Kung mukhang dukha yung gaganapan, eh mukhang dukha din ang kukuhanin. Kung mukhang peke yung gaganapan, eh mukhang peke din dapat yung gaganap. Ganun lang naman po yan. Hindi ko sinasabi na si Tita Annabel Rama ay hindi bagay kay Lenny kasi Bisaya si Tita si Tita Annabel. Yan yung Bisaya na talagang makikita mo na taas noo at tingala, no? Ay, di, mali pala yung word ko. Titingalain, ah, di ba? Dahil siyempre kung ano yung ugali ni Lenlen, dapat itatapat lang doon sa ugali nung gaganap. Oh, ganun lang yun. Kasi nandyan din po nakikita ang skill ng isang director. Hindi basta-basta, oh, halika dito ka. Oh, ikaw, available ka, halika dito ka. Hindi po. Sinasala po nilang maigi yan. Upang sa ganun, kapag dating na po nung pelikula, ang tao sasabi, ah, talagang bagay. Di ba? Kagaya na lang po, mga karubayan, aga mo lang. Bilang PBBM, o di ba? Ang dami nagsasabi, lahat halos karamihan sinasabi. O si PBBM, o tama, kamukha ni Aga Mulak nung kabataan. Siguro ngayon po naghahanda na si Aga Mulak medyo magpa-long hair ng konti yung tipong hanggang dito kasi yung mga picture ni PBBM. Ano eh, medyo ganun yung buhok. Hippie buba yon, hippie. Hindi naman eh, di ba? Pero yun po yung uso nung bata ang ating pangulo, ganung buhok. So, Aga Mulak, konti na lang. Tapos si PBBM, di ba, nung kabataan niya, medyo maano din eh. Mapisngi din. So, Aga Mulak, ganyan naman din. So, kayo po, mga kababayan, papayag ba kayo?
dito sa sinusuestyon ni Direk Daryl Yap na si Annabel Rama ang gusto niyang gumanap. No? Parang lang naman daw bilang Lenlen. Ako po hindi eh. Talagang ang tingin ko kay Annabel Rama para doon sa karakter niya, sa itsura niya, nagaganapan na artista, parang yung talaga bang mayaman, na mabait, na alam mo yun, mababa ang loob. Ang Lenlen yan, ay nako. Malayo. Pasensya na po. Malayo. So, uulitin ko po. Tatanungin ko po ulit kayo, no? Sa pang-ilang pagkakataon. Sino sa tingin ninyo ang ubra at posible na gumanap bilang Nanay Lenlen? Eh, yan po ang problema eh. Kasi kapag ka, nako, malamang po ako kung sino po talaga ang mismong gaganap kay Lenlen. Kailangan po matigas din ang dibdib at talagang palaban, ano? Yung tipo ba talagang malaman ng mga pink lawan kung sino yung gaganap na Lenlen eh mababash po kayo talaga ng ano. Kailangan handa kayo, kumakain kayo ng almusal kasi ganyan po yung mga ugali ng mga pink lawan. Kaya nga sabi ko, si Mother Sitang na lang kasi hindi niyan maiintindihan yung Tagalog. Kaya lang, hindi din ubra kasi Thailander yung tao. Sino pa ba? Kung si Melay naman, si Melay, wag na yun. Parang hindi naman din ako masyadong nagagalingan kay Melay. Parang medyo mabilis tumaas din ang ihi eh. Yung tipo bang konting kasikatan, eh parang sisigaw na doon sa entablado habang sila ay nangangampanya. Magnanakaw yung mga yun. Boboto ba tayo ng magnanakaw? Ayun. Yun ang mga dahilan. Yun ang mga tao na dahilan kung bakit natalo si nanay. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Tapos ngayon, mukhang balak pa nila ulit-ulitin yung kanilang mga trip na ganon. Kaya alam niyo na po, sa susunod na election, kung saan pupunta yung kanilang ina o yung kanilang mga kandidato. Kundi sa Inidoro. Bagay na bagay, no? Yung mga kinasuhan ni Direk Daryl na mga pink lawan, pwedeng maglinis ng tubo doon sa Oblo. Tapos, eto naman, o diretso sa Inidoro. Connect-connecta sila, ano? Tapos connect-connecta din sila doon sa mga pasaging-saging. Ulitin ko mga kababayan. Lalaban tayo, Day. Hindi, Direk, hindi bagay talaga. Pagpasensyahan mo na, ano? Talagang ito, alam ko naman na ito yung sinasabi mo ito, biro lang. Ano? Siguro, nalipasan ka lang ng buto.